hindi na talaga maaawat ang kasikatan ng Japanese food sa Philippines. From mochi to katsu, ngayon naman, ramen. That's why we search for the best ramen in Manila today. I'm Abby. And I am Bansi. Join us as we share with you our exciting experience in Ramen Nagi! This is it! Okay, ready to eat! So meron naman silang condiments. At so since for hindi na ko lang ako sa spice, it's normal lang. Gusto ko add spicy plus. Ramen Nagi experience? Sa akin, sobrang sulit talaga ng ramen experience ko dahil hindi lang pa masarap na nakakapasin. So, same tayo ng comment na why ordered limited king or egg. Meron siyang shiitake mushroom, cabbage, pork belly. So, ang twist dito ay wala naman siyang shrimp, pero lasang shrimp ang kanilang soup. Napaka-authentic and legit ang kanilang ramen. Sa akin naman, I ordered the original king or butaw. Sabi nila ito ang kanilang best seller. Same ingredients with Abby, but the difference is soup. Medyo may pagka-seafood flavor and may pagka-meat din. Pero malalasahan mo ang dalawang richness ng flavors. So, pwede ba i-customize ang kanilang ramen? Definitely, pwedeng i-customize ang inyong ramen. You can choose kung spicy ba o hindi. Pwede rin piliin kung well done o hindi masyado ang inyong noodles. So, ang tanong ng lahat, magkano ba ang dadaling mong budget for this experience? Para safe, magdala ng 400 pesos and up. Okay, so kahit naman ang 400 and up ang kanilang budget or kanilang price, pero marami naman ang kanilang serving. So hindi ka na rin naman lugi kasi good for 2 persons naman ang isang serving nila. Pero syempre kung kagaya nyo kaming food lover, okay na yung isa. Yes. So, anong maligay mo sa ating ramen experience?
triple X. Sa akin din, triple X. Yay! So, okay.